sulukuyan tumatalab yung potas dahil sa dami na naging bulaklak. Yun oh, ayun ako ng talbos. Puno na? Ha? Ah. Ay, ang laki! Wow, ang ganda! Yup! Ay, natawag na. Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yes, good morning. Ayan. Good morning, good morning. Dito na tayo sa Tumana. Ang saan pumipitas na nga po kami ng sitaw. Wala na, no? Nag-goodbye na yung sitaw natin. Kasama si Batot, si Dingdong. Medyo mainit, ano? At konti na lang. Ilang tudling na lang kasi kanina pa kami rito. Yan. Pahinga muna. Kasi yung binalaga namin na sili. Oh. Yan. Sili yung Taiwan. So, ito. Nakausap ko si Kuya Brando. Bukas, igagayak. Sabay sabog ng pechay. Ito po. Kasi tingnan yung sito natin. Wala na. Oh. Talagang umurong na ibunga. Pang 15 pitas naman na nga po ngayon. So, sulit naman na. Ayun o. Sulit na yung sito natin. So, ayan, apat po kami. Kasama ko si Enting. Bali si Lilatak. Pumasok po. Si Dingdong walang pasok. Si Bato, ayan, kasama ko si Enting. Ano Enting, ayos ba yung plano natin? Ha? Abangan nyo po yan kung ano yung plano namin. Siyempre, kailangan natin samantalahin hanggat tayo ay malakas. Malakas sa taas. Makikita nyo po. May pagbabagong magaganap. Ha? Ayun ah. Sulat yung pangalan ko? Oo. Ayun ah. Para ma-picturean. Tapos? Pagka sinulat ko? Pagka sinulat ko, ano gagawin mo? Basta! Sige. Sulat nyo yung pangalan ko ah. Ba? Baka oras siya nun tayo ni Venti Boy. Babata ulitin mo yan. Babal yan. Bata na ba yung sinulat? Ha? Nagtitrip si Venti Boy sa amin ah. Ayun, ganda. Ha? Ha? Sampitas pa kadami po. Mga ito mangilit. Mga dalawa pa yan. Pang 15 pitas na eh. Hanggang 17 lang yan eh.
Yes, yan, natapos na nga po kami. Kasalukuya, hinahakot na ni ending. So, ito yung siling Taiwan natin. Kasalukuyan, tumatalab yung potas. Dahil sa dami na naging bulaklak. Nakakatuwa mga katongs. Akalaan mo yung hindi namin ni-expect, eh ito pala yung kaganda. Baka sakaling magbigay ng kwan sa amin, puhunan. At so yan, hindi talaga mawawala yan. At nag-uulan na, nag-uulan pa eh. Yan o, ganda na. Pero maganda na yung dahon na yung mga katungsong. Tapos yan, susundan ko ulit ng pataba, 14 naman. Puro 14 na lang po ang papataba ko rito. Pero mas maganda, ididilig. Ididilig namin. Laging dilig, hindi na kami magbubudbud sa puno. Maganda ko tumalab pagka dilig lagi. Yan. Ayan, tulad yan. Sinabi ko kanina, bukas, ito, eh, baka sakaling may tanim na uli, may sabog na uling pechay. Pero, kuhan naman po ngayon, gagayak naman po namin na maganda para, siyempre, hindi mahirap sa pagpapatubig. At saka, umani tayo namang maayos. Ala na, lipas na po yung hanip, mga insekto. Ay, kailangan ko yung binomba na ng panda mo. Sinibis na na walang napakinabangan. Gawa ng maliliit pa lang, binutas na. Kuha tayong talbos ng kamote ngayon. So ayan mga katongs, alam niyo ba yung huling harvest nito, binigay ko na sa kanila. Kung natatandaan nyo, pinagbibigyan ko na uli sila ng pinagbibigyan ko na sila ng tigitig sa pitas ngayon. Yung pitas po ngayon at saka sa susunod sa kanila na. Ayan. Sa kanila na po ang pagbibilan nito ngayon at saka sa susunod. Tapos kung maka dalawang pitas pa, edi maganda. Pero baka sakaling mga dalawang pitas pa yan. Last two. Pero pakunti-unti na lang po nun. Pero ngayon, madami. Madami yung bunga ngayon. Yan. Talbos ng gamote. Yun o. Ayun ako ng talbos. Puno na? Ha? Ah. Dami ah. Oh. Ayan mga katong, uwi na po kami. Uwi na.
yan. Ay, ang laki. Wow, ang ganda. Laki. Doon sa baba, Jigil. Doon sa baba. Alam ko. Yun mga katongs, pag-uwi namin yun, narinig ko iyak na nang iyak si Oreo, yun pala nanganganak na yun, oh. Yan, nakalabas na nga po yung anak niya, dalawa, napaka-cute. Ang cute. Ay, tumatawag na. Mga katong, ibinaba ko muna kasi naiipit sila doon sa taas, may papag naiipit yung paa kaya hindi sila makatayo, so yun, naludulas pa kaya ibinaba ko muna dito sa paa, sa lupa. Ayan, nakatayo na sila. Kanina naludulas sila doon, gusto gusto nila tumayo, naludulas eh, maladulas kasi yung kawayan. Ayan. Isang babae at isang lalaki. Ayos yan na Oreo. Ayan, maraming salamat sa pag-anak mo. Ayan. Diba? Pinatingnan ko si Juan, si Goldie. Negative, hindi nagtuloy yung pagbubuntis niya, no? Sabi nung bili lang ko. Pero sa Belan daw kinasta kasi yan eh. Siguro. Juan, babalik ko na lang. Ipakakasta uli natin. Yung mga pabo mo. Ayun, may good news tayo, ano? May itlog na nga po yung pabo. May tatlong itlog na po akong nakita ron. So, ayan, maganda.
tas lumilimlim na yung mga native natin. Yan o, ganda. So sabi, hayaan ko lang daw matanggal yung panumbigan na yun. Alam ko kasi hinihila yun eh. Kaya tinanong ko mo, contact ko po yung one, yung binilang ko niyan. Talagang matagal na nagkakambing. Nagbe-breed po siya. Kaya ayan. So after ko na ito, pag naglandi na, dadaling ko na uli sa kanya yan. So wala natin, wala, hindi na buhay. Pero yung Madre de Agua yan, kainin natin Madre de Agua si Oreo. So yeah, kainin mo yan. Oh, diba? Amen. Yun. Mahanap na lang daddy yung anak niya, oh. Yes. Wala naman natin itong mga manok. Chicken chicken. Wala nang pagkain. Wala yung itlog. Ito yung itlog ng pabo, mga katangas. Alalaman nyo yung itlog ng pabo. Ganyan ang itsura niya compared sa itlog ng manok, ah. Tapos may brown siya, ayan o, batik-batik ng brown, no? Maliliit. Yeah, hindi na yun. Ano yung Goldie, so ayan, panapin nung malaglag yung panubigan, no? Kaya alam daw natin yan, sabi nung tao na binilang ko. Expert sa panganganak ng kambing yun eh, sa pag-breed. Yan. At ayan mga katongs. So pinapadedi ko yung mga kambing na maliliit bagong panganak. Yan. Bali ito, ginawa ko na nga po yan ng papag. Ayan o. Ganda yung papag nila. Yung pan po yan, yung ka-partner ng lamesa namin na ginagamit sa tumana. Bali, pinatong ko na lang po sa dating flooring. Kasi yung flooring ang gawa yan, madulas. Ayaw umano ng kabing, hindi nakakatayo. Nung bagong panganak kasi... So tapos medyo malalaki allowance, kaya baka maipit, ano, kaya pinalitan ko. Pinatungan ko na lang yan. So yun yung ating mga kambing, dumidede. At nilagyan ko na ilaw yan para sa ganun eh, makadede sila sa gabi. Yan, good job Oreo. Tahimik ka lang pag behave ka lang, wag dumidede yung ano, no, yung mga anak mo. Ano Oreo? Palakihin mo mabuti yan, ha? Yun nga po mga katongs, about doon sa mga kambing, ano, nag-research ako eh, nanonood ng mga expert sa mga nagkakambing. Ito pala yung mga maliliit na kambing, kailangan 3 days pagkatapos mga anak, may i-inject na vitamins, iron at saka B complex, B, basta mga vitamins lang naman. Then yung inahin si Oreo, pupurgahin ko ng ano yun, basta yung pamurga. Yung pinainom lang po yun ay ini-inject sa bunga nga diretso.
So, ayan. Napaka-complete naman talaga ng ating mga munting kambing. Ayan. Ganda, oh. Napakaswerte yung mga katong. Isang babae, isang lalaki. Ang ganda. Kuwang-kuwa niya yung mga yung kwan, lahi ng tatay. Yung lahi po na kasi ng tatay nito, US line. Silver. Ayan, napakalaki. Ano yung mga katong. Pagka tumayo yung dalawa na yan, napakataas. Tingnan nyo yung binti. Sa binti lang. Grabe. Ayan nga pala. Meron pala dito. Ibaba natin para ang hangin. So ayan po mga katongs. Kahit gabi, kinuha ko ng dahon ng Madre Cacao at saka Madre, ay, ng Guyabano. Saka ng mga Guyabano, yung dalawa, si Cold at si Oreo. Kasi hindi ako napagsakate, pero may pinapakain naman ako beans. At yun, paganda ng kinalabasan ng anak ni Oreo, ano? Sayang lang yung kay Goldie kasi hindi pala siya buntis, negative pala. So at least ano na natin, pagka pala maliit ang dede nung kambing, hindi buntis. Pinakita ko nga kay Sir Eric, kinuha ko ng picture, sinend ko, negative nga daw yun. Talaga malaki lang dyan ni Oreo, ni Goldie. Pero sabay daw kasing kinasta ng barako yun, eh. Dapat sabi mga anak, kaya lang hindi nagtuloy yung kay Goldie, eh. So pinadadala naman niya daw para anuhan ulit, sampahan. Yun. At ito yung binili ko pala pang purga kay Oreo. Albendazole. Yan. May kuwan na ako kung paano painom. So, i-vlog ko po yan para makita nyo. Tapos, ito yung sasaksak ko naman sa dalawa. So, dalawang bagong panganak na si Hershey at Cookie. Yan. Ang galing yung pangalan ng anak ko. Sino pangalan? Si Mama. Oh. Kasi parehas silang parang cookies. So ito, ito para sa iron dextran complex. Para lumakas daw yung pan ng ating mga kambing. Talaga nang lalata naman, ano? Lata pa sila. After 3 days at saka daw apply sasaksakan nito. 0.5. So binili ko kanina ay 220 at saka ito 190, pero matagal lang gagamitin to at saka to. Total, madalas naman din, hindi naman madalas, kumbaga twice a month magsasaksak tayo nito para sa dalawa. May kasama ng siringgilya yan sa loob at ito yung bote niya. Yan. So, wala lang. Kumpletuhin natin ng vitamins ang ating dalawang kambing. Lalo na, may ekwan yan. Upgraded. Tapos, yun pala. May nagpan din pala sa akin na painumin ko ng tiki-tiki. So, yan. Talagang ang sarap ng feeling. Nakakatuwa talaga, no? Kaya yun sabi ko, sarap magparami ng kambing. So yan, nilagyan ko ng ilaw, then inayos ko yung papag kasi kanina nung bagong panganak nabasa ng dugo yung sahig. So hindi makatayo yung ating mga malilit na kambing gawa ng madulas, nadudulas sila. Kaya ibinyaba ko muna, then nilagyan ko ng panibagong sapin. Ayan, umuulan.
At yun, mga katongs, napakaganda, nakaganda. Kaya, sana eh, tuloy-tuloy ang ating pagpaparami ng kanding. Tapos, ayan, buti nga po, umaga kaming umuwi kanina, ano, galing sa Tumana. Nabutang ko, nanganganak. Yeah, mga katongs, hanggang dito na lang ang aking vlog. Muli po, maraming salamat sa walang sawang suporta. So, talagang fun. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po ng mga tumulong sa amin, maraming salamat.